So di mapugos ang lalaki nga mupakasal or magpakasal. Sama po sa babae, attorney, no? Di po pwede sama po sa ng babae. Sama sa babae. Example. Di, bisan pag, di po, wala, example sa Maramel na di ka pwede mo payo og kaso sa usa ka tawo na pugso ni mo usa ka tawo na higubaon ka. Correct. Okay. Saan po nagwa na higubma? So, di, wait, buksanay. Di na ba ka, di ba katunduan ng kasing-kasing, attorney, di ba? O, bisan pag kinsa lagi, bisan pag ato ino mayor sa butuan, mayingon siya, hoy, Ramil, higugbaan na siya. Di ka, dili, way katungod ang mayor sa butuan na mupugos sa katao, higugbaon niya ang sa katao. Kay, love is a mini splendor thing. Oh, wala siya. Okay. So, come on, bisan deg, babae, naana sa altar sa kaming nyo, o niya, mukalit og dagan, di magpakasal, way kaso ang babae. Ato niya, runaway ba? Runaway bride ba? Walay kaso ang babae kay ni dagan siya. Kung namagay kaso, pagbayad lang atong gasto sa pag-ihaw sa kabaw, pag-ihaw sa pagpalit og barong, Kitirin. Pagpalit og wedding dress, ipapilan pagpalit og gutong mga nino og ninang, asa ka itong mga sa mga obadya mga flower girl o groomsmaid di papalitan pag mga sinina agada pwede niya ipanantog gasto sa laki kay didagan siya pag didagan siya pagpakasal kuha sa ni nakabayad na sa nakabayad na sa flower arrangement nanay reserve si, advance payment si father gihatag down payment si father tagaanaw bayad ako kabaw ko na bayad si bahala pero nadungog ko na mo ko ni bayad kwan tight attorney or kuan kanang honorarium siya. Oh, sample, imong gibayad ang simbahan og 5,000 humanitagan ka. Ah, di pwede ipanana sa babae kay nung ni gibayad nas laki humanitagan ka pwede. More na di kuto ba di ang pwede bayadan pero kung pagpugos pagpakasal di na pwede. No, so breach of promise to marry is not an actionable wrong. Wala klaro di. Wala lalis ana. Wala siya, sorry lang. Wala lalis na. Laki ha. Pwede na mo kakuan. Naunta kay pangutan na ni Attorney Mark na ako'y duha ka anak, wala na parehistro. Unsaon man ako, wala man yun pagpakabana ang amahan ani. O kaasa man ni mo doon. Okay, ingos balawad ko sa Marmel, ang pagparehistro sa usa ka bata, it should be within 30 days from birth. Muna siya pwede pagparehistro sa bata. After 30 days, pwede ka po ni-registro but another process na siya kasama, Ramil. Muna na siya gitawag og late registration. Late registration. In late registration kasama, Ramil, i-registro mo ang bata sa local civil registry kung asa na tao ang bata. So normally, ana, maghimo mo ang affidavit of two disinterested person, muperma ang isa ka, ang duha ka tao na di parente ninyo, muperma na to prove na kanang bata, na tao sa butuan, ang iyang inahan, si Maria, iyang amahan, si Pedro, isuwat dito sa birth certificate o natao siya atong isa 15 sa September 2020, sample na. So, muna iyang isuwat sa affidavit o i-register dito sa local civil registry. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. Repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.